You are watching Christ's Commission Fellowship, changing lives for eternity. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pakimuli po ninyong batiin yung katabi ninyo na magandang gabi. At gayon din po yung taong nasa likod. Pakisabi mo magandang gabi. Ayan, praise God. Praise God. Alam po, napakapalad po natin that we can worship the Lord in a place like this. Ano ho? Kaya po, although marami pa po tayong upuan na hindi pa po nagagamit, we pray to the Lord na magamit po ito. Kasi challenging po ito to all of us. Kasi pag Sunday ng gabi, iniisip na natin agad, wow, bukas, maaga pa, magtatrabaho pa. Kaya po ako natutuwa ako every time I see you guys na pupunta kayo rito kahit alam kong bukas magtatrabaho na naman. Although yung iba walang tang trabaho. Pero at least yung iba sa inyo pagod, nagtrabaho the whole day, bukas ang bakasyon. Tama ba ako? May mga ganun eh. So, but at least you really find time to listen to God's word and hopefully those, yung mga aralin na yon ay makatulong sa atin. Now, gusto ko lang pong tanong sa inyo before we continue. Ilan sa inyo gusto nyo pong maging matagumpay sa buhay? Yung totoo lang, pakita sa kamay. Wow, praise God, praise God. Natutuwa po ako na halos lahat tayo nagtaas ang kamay. Yung mga hindi nagtaas ang kamay, anong gusto nyo? Mabigo. Now, obviously, iba po, hindi naman nagtaas ang kamay dahil sa hindi sa gusto nila mabigo. Kaya lang, ayaw lang nila makinig. Ayaw lang, ibig sabihin, ayaw lang nila magtaas ang kamay. Tinatamad lang sila, ganyan. Normal lang po yun, nangyayari po sa ating lahat yun. Huwag ko kayong mag-alala, huwag kayong magalit po sa katabi nyo hindi nagtaas ang kamay. Marahil giniginaw siya, kaya nakaganyan siya ng gusto, kaya ayaw niya itaas ang kamay niya. It's okay po. Pero it's one thing to understand this. No? Lahat tayo na mayroong tamang kaisipan, gustong magtagumpay. Nagkakandilihan tayo. Wala pong tao in his right mind would not desire to be successful. Okay? Ang problema lang, to many people, kahit gusto nilang maging matagumpay, hindi nila alam anong ibig sabihin ng tagumpay. Yun ang malaking problema. Sasample lang ko kayo. Sa mga nagtaas na gusto nyo magtagumpay, how many of you have ever asked, ano ba yung pinaka mission na binigay sa inyo ng Diyos para i-accomplish nyo in your lifetime? Kasi kung walang mission, wala kang measurement kung matagumpay ka o hindi. Tama ba? Kaya lahat ng organisasyon, lahat ng mga institusyon na nagtagumpay, meron silang maliwanag na mission bilang isang kumpanya. Kaya nga, ang challenge din sa ating bawat isa is to have a clear mission as revealed by God to each and every one of us. Bakit kamo? Kasi one day, ang hangad natin is to hear Jesus telling us, well done, good and faithful servant. Tama? Kung gusto mong marinig yan, para sabihin mong well done, alam mo yung pinagagawa niya. Ngayon, kung hindi mo alam pinagagawa niya, how can you be sure that you have done it well? Nasusundan po. So, katulad doon, ito, narinig niyo na to, pero napakahalagang ulitin. Naalala ko si Kenneth Olmer, he was very proud about his assignment. So 2 weeks niyang sleepless nights yun, na talagang trabaho siya ng trabaho, para isubmit niya lang kanyang assignment. Pagdating nung kunin niya na yung result, nagulat siya. Sabi, excited siya, pagtingin sa result, ang laki ng letter F. May bilog pa. Anong ibig sabihin niyan? Bagsak. And sabi niya, ano nangyari? Pero nagtaka siya yung mga remarks, ang gaganda. Sabi sa remarks, good research, good presentation, good content. O, anong problema? Eh, bakit bagsak? This is not the assignment. Yun ang malungkot. Alam nyo bang maraming tao, they are too busy in their lives, na doing so many things, and yet they are not even sure kung yun talagang pinagagawa ng Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, what does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? Kaya nga ngayon, gusto ko lang i-remind sa inyo, if you are part of the movement of CCF, knowing that you are a Christian, naging part ka ng movement ng CCF, our mission coming from God is very clear. To honor God. Kaya in everything that we do, whether in school, at home, in the family, or at work, we are to honor Him. Sa lahat ng gagawin natin, habang kayo nakikinig, your heart must be to honor God. It is not just to listen, but to honor God. And sabi ganun, and to make Christ committed followers who will make Christ committed followers. Kasi if you are a follower of Jesus, obviously, na-enjoy mo yung pagsunod mo sa Panginoong Jesus. Tama ba ako?
Kasi imposible hindi mo ma-enjoy kasi napaka-enjoyable kasama si Jesus eh. And because of such desire, you want everyone to also experience the same. You want to tell the world, uy, sunod din kayo. If you only know what I'm experiencing with Jesus, naku, dadal, gusto kong maranasan nyo rin. Kaya kung hindi nyo na-enjoy si Jesus, obviously, hindi rin kayo excited sabihin sa ibang tao para sumunod kay Jesus. Tama ba ako? Kaya nga, alam nyo, ako, I would not be excited to tell you the word or to teach you about Jesus kung hindi rin ako excited kay Jesus. Kaya nga ho, ganito ako mag-preach kasi sobrang excited ako para kay Jesus eh. Kasi excited ako dahil mula nung naranasan ko siya, sabi ko, Lord, salamat. Walang buhay na papantay sa buhay na galing sa iyo. Nagkakandina yan. So I want everyone to know Jesus. I want them to follow Jesus. Now, because of this, kaya nga, we are envisioning, if we are faithful in accomplishing the mission of Jesus that has placed upon this ministry or movement, ang vision natin is to see millions of lives as in gathering in small group, transforming lives, transforming families, walang saysayang kundi nagtatransform yung family, transforming communities and nations. Kaya nalulungkot ako, ang dami, they claim to be Christians, pero watak-watak yung pamilya. Ang laki ng kasalanan ng mga ibang claiming to be Christians. Iniwan nila asawa, iniwan yung anak. Di ko makompute yun. Kasi kung hindi man lang makapangyarihan si Jesus sa bahay, paano mo pa sasabihin sa ibang tao na mayroong pag-asa? Nakuha ninyo, kaya naman ako, hindi sa pagmamalaki, nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi yung pamilya ko, iniisip-isip ko, kung hindi sa Diyos, baka watak-watak na rin kami. Naalala ko, tinanong ako ng asawa ko dyan, sabi niya, sweetheart, kung hindi tayo Christian, ano na kaya tayo ngayon? Palagay ko, nakakulong na ako. Bakit naman? Dahil napatay na kita. Sinasabi ko lang sa inyo kasi masamang tao talaga ako eh. Ibig sabihin, mainitin ang ulo ko at maniwala kayo nung simula pa lang, nabato ko ng Bible asawa ko, pero hindi ko siya pinatamaan. Pero doon ko naintindihan, kung wala si Jesus, palagay ko napatay ko na ito eh. At kulong na ako. Kasi nakikita ko yan sa sarili ko nung nagda-drive din ako. Ang dami ko na siguro napatay. Kung may bala lang yung utak ko at mata, patay lahat yung ibang drivers. Wag pinatak. Yung utak pa lang yun. That's how murderous we are. And yet, because of Jesus, naayos yung pamilya. Nakuha natin, naayos yung anak ko, masaya ako sa mga anak ko, praise God for my children. Kahit paano, wala akong sakit na ulo sa kanila. They study, they are really very in love with Jesus, di ba? Hindi mo sila kailangang bantayan. O di ba, ayaw nyo bang mangyari din sa inyo yan? Nakuha, ayaw nyo bang mangyari sa ibang tao yan? Yan ang challenge. Kaya, in order for us to see this, to accomplish this and to see that vision, we need to have our core values. Kaya nga, practice radical love, that is our core values. Bakit tamo? Kasi yan, core values na yan, pag yan ay pinamuhay natin, yung pong mission na yan, ma-accomplish yan. Okay? So, bago ko i-discuss sa inyo ito, kayo po ba mayroon na kayong personal mission coming from God? Na-establish nyo na rin po ba na yung pong values niyo sa bahay, sa inyo personal, ano bang core values niyo? Di ba? Meron na po ba yan? Wala. Okay, di ba, Ali? Walang problema. Kung hindi nyo pa nagawa, walang problema. Kahit sa mga nanonood sa internet, walang problema. Alam nyo bakit? Simulan niyo. If you are really serious, your desire to be successful, start, Lord, ano bang mission mo talaga sa akin? Why am I existing? Why am I here on earth? Yun, lagay mo dun. Bakit ako kailangan nandito sa lupa? Yung tipong bang, pag nawala ako, pagsisisihan ng tao na wala ako. Ganyan. Di ba? Kasi, yun ang reason mo of existence eh. Tapos, Lord, ano bang gusto mo makita? Pag faithful ako dito, ano makikita? Nang gusto ko mangyari? Yan, lagay nyo. Naintindihan po? Para malungkot kayo ha. Hindi. Importante. Tapos, ano mga papahalagahan ko sa buhay ko para mangyari yan? Naintindihan? Seryoso tayo, ha? Hindi, alam niyo, gusto ko rin po kayo magtagumpay. At kailangan maliwanag yan sa atin. Kahit naman sa mga, nyari ako, bilang pastor, meron na maliwanag na yan. Nakikita namin, ito dapat, kasi yun ang sinasabi ng Panginoon. Okay? So, ano ba itong love na to? Love God, love others. Obviously, lahat ng ating motivation must be because of our love for God. And if we truly love God,
we are to love others. Because it is parang kalokohan yung mahal mo si God na hindi mo nakikita, pero galit ka sa mga taong nakikita mo. Okay ba yan? So imposible yon. Kaya if you truly love God, you will love others. And obviously, if you love God, you will obey His word. And you will obey His appointed authorities over us. Okay? So ano yung V and E? Surprise! Next, mga next meetings natin. Today, I will just be concentrating on this. O. Okay? Obey. Practice radical love as in obey God's word and appointed authorities. And hopefully, ma-emphasize natin itong obey God's word and next week, appointed authorities. Pero papasadahan natin ng konti para meron na tayong overview. Okay lang sa atin? Okay lang po? So ano ang message natin ngayon? Obey God's word and appointed authorities. Pakisabi sa katabi mo, obey God's word. Okay. Obey God's word. Eh, sabihin mo, magkakagalit ba kayo mag- obey God's word. Pasensya na kayo, tinitingnan ko kayo. And by the way, hingi lang ako ng tawad sa inyo. Somebody told me, sabi niya, Pastor, huwag mo naman kaming gisingin pag natutulog. Iniistorbo mo kami. Nanahiya tuloy ako. Sabi ko, ganun ba? O, di ba, next time, hindi ko nakigigisingin ng mahina. Malakas na. Totoo yun. Iba sa inyo kasi daw, sabi niya, may sakit, pumunta rito, kaya nakikinig lang sila. Pero total ang pakikinig naman, hindi lang naman yung sa ears eh. Meron namang inner ear na nakakapakinig kahit tulog. Eh, sabi ko, hindi ko pa naranasan yun. Pero anyway, dahil sinabi mo, tatry ko yung best ko na hindi kita gisingin, ha? Itatry ko yung best ko. Kaya lang, dahil mahal kita, total dito wala namang nasa taas. Kasi natakot ako sa Bible, may nakita ko, namatay eh. Nung nakikinalaglag, nalaglag habang nakikinig, nakatulog, nalaglag. Eh, sabi ko, buti nang sa 3 o'clock, sinabihan ko kasi, mayroon sa taas dito, wala. So, wala naman siguro malalaglag na ikamamatay, ano? Eh, kasi, buti si Paul, nung pinag-pray niya, nabuhay. Eh, ko, karamihan ng pinag-pray ko, namamatay eh. Kaya, na-joke lang. Pero, kaya, hanggat maari, ginigising ko kasi nandito ka para makinig. Tama ba? Ngayon, nagkataon siguro, nandito ka para mag-imbita ng kaibigan habang natutulog ka. Ngayon, kaibigan mo makapakinig. So, okay lang. So, in other words, everything must be done because of love. Now, listen to this. If just in case, nakita nyo yung ating core values at hindi namin pinamumuhay or pinamumuhay ng sino man dito na nakikita ninyo, rebuke us. Remember this, open rebuke is better than hidden love. Okay? Ako personally, I'm giving you all that right. Pag nakita nyo ako, Pastor, medyo hindi po unloving yung paraan nyo. Hindi po maganda. So, sabihan nyo ako. Okay lang? Okay lang sa atin? Okay lang ha? Pero, basta mahalaga ang motive, love. Hindi yung, hindi maganda yung ginagawa mo ha? Masama kang tao. Huwag ganun. Ganun lang. Pastor, mukhang hindi maganda ho yung ginagawa. Ganun. Kasi loving pa rin dapat. Tama? Okay po? Ngayon, nakita nyo mamaya pag uwian, bigla yung palabas kayo ng parking. Hindi kayo siningitang kayo ganyan. Hindi kayo pinagbigyan. Tandaan nyo na yung plate number. Abangan nyo next week. Sabi mo, alam mo, hindi loving yung ginawa mo, ha? Okay? Okay? Kaya nga, lumalabas ako. Hinihintay ko makalabas muna kay lahat, eh. Para hindi na ako magpatuksong kumat pa. No. So, pag-usapan na natin to. Now, listen to this. Sabi ng Bible, whoever believes that Jesus is Christ is born of God. So, what does it mean? Kapag ikaw ay tumanggap na si Jesus is Christ, in other words, He is the appointed Savior. There's no other way to be saved but through Jesus. And you believe that Jesus is the Christ. You are born of God. In other words, you belong to His family. In other words, you are born in the Spirit. Or commonly known as born again. Now listen, it is not about joining a group. It is having a personal belief that Jesus is the Christ. Nakakatindihan tayo. Ngayon, sabi niya, and whoever loves the Father loves the child born of Him. Kung talagang mahal mo yung tatay ko, mamahalin mo ang lahat ng tumatanggap na si Jesus is the Christ. Okay po? Sa madalit salita, they are known to be Christians. So how many of you believe that you're a Christian? Pakitaas ang kamay. Okay, good. Now, lahat na nagtaas na yan, sabi ng Lord, you have to love them. Tama ba? Because everyone who loves the Father loves the child born of Him. So yung nagtaas na yon, whether they're true or not, you are to love these people. Tama? Yun ang sabi ng Lord.
Now, by this we know that we love the children of God. When we love God and observe His commandments. Now, hindi ibig sabihin, okay, because I love you, I will love you based on my conscience of right and wrong. Hindi ganun. Hindi yan parang bahala sa standard ko. Hindi. You must love Him according to His commandments. Nagkakaintindihan po tayo. Hindi pa pwede sabihin, alam mo, sobrang mahal kita. Kaya gusto na kitang makasama sa buhay ko. Eh di ba may asawa ka na? Kahit ba? Bawal bang umibig? Di ba? Sana'y dalawa ang puso ko. Hindi pa pwede yun. Kasi you must observe His commandments in expressing that love. Nakuha ninyo ibig sabihin. Hindi mo pwede sabihin sa girlfriend mo, dahil mahal na mahal kita, hindi ko na kaya. Kailangan na tayong lumikong bigla. Eh sabi niya, di ba ayoko? Eh, hintayin mo na magkasal tayo. Huwag mo akong halikan kasi sa pagkasal na lang tayo. Hindi pwede. Mahal na kita. Kung hindi, hiwalay na tayo. Eh, hindi pagmamahal yan based on His commandments. Nagkakandilihan? Nagkakandilihan tayo. Now look at this. For this is the love of God, that we keep His commandments. Kung talagang mahal mo si God, at mahal mo yung kapwa mo, it must be based in His commandments. And His commandments are not burdensome. Yun ang maganda. Sabi ng Lord, yung inuutos ko sa iyo, hindi ito mabigat. Alam niyo bakit? Because I myself will empower you to do what I commanded you to do. Kaya nga, ang sabi ng Lord, napaka-importante for all of us. For example, in the issue of love lang. In the issue of love. Kaya nga sabi ng Lord, walang sentimentality dito. Sabi ng Lord, He who has my commandments and keeps them is the one who loves me. Nakuha niyo? Kung talagang mahal mo ko, you will keep my commandment. Now listen to this. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and disclose myself to him. Ano sinisigsasalta rito? Si Jesus. Some people will say, I love God, but they will hate Jesus. But sabi ni Jesus, no. If you truly love my Father, you have to love me. You have to accept me. Now, if you accept me, don't just accept me as I claim, but you accept me by obeying me. That is real love. And I'm telling you, if you love me, you will keep my commandments. And sabi niya, and my Father will love you. And, ito maganda, I will disclose myself to you. Alam niyo ito, nantindihan ko sa pagmamahal. Lumalago ka sa pagkakilala mo sa minamahal mo. Nakuha ninyo? Nag-a-adjust ka dun eh. Tingnan nyo, napansin nyo ba sa mag-asawa, for example, yung pinag-aawayan nyo parehong-pareho lang? From the very first time na nag-away kayo, hanggang sa magtumanda na, pinag-aawayan nyo parehong issue pa rin. Hindi na tayo natuto. Sa sample lang ko kayo, hindi sa pag-aano sa asawa ko ha. Ang asawa ko napakalinis sa tao. Ako naman, laki ako sa maruming environment. Hindi sa may, hindi, masipag ang magulang ko, malinis din sila. Kaya lang, sa amin, ang aming idea, kapag pag gusto mo ng progress, minsan magulo. Tama ba? Eh, sabi ng Bible yun eh. Pagka may baka, marumi yung kulungan. Pag walang baka, malinis. Tama? Isa sa mga katangian ng asawa ko bilang malinis, ayaw na ayaw niya mga may tumutulo. Eh kunya, nagugas ka ng kamay, tumulo. Nung una yan, siyempre una. Tumulo, kalilinis ko lang. Yun yung mga unang taon. Pangalawang taon, tumulo, kalilinis ko lang. Pangatlong taon, tumulo, konting konsiderasyon. Kalilinis ko lang. Pag-apat na, ano ba? Wala ba kayong konsiderasyon? Siyempre, hindi naman ganyan-ganyan, kaya lang parang ganyan. Ngayon, kung hindi ka natututo, ang gagawin mo ganito. Ano ba? Tulo lang eh. Talagang tutulo yan, may gravity. Di ba? Yung explain mo lang, may gravity, babagsak yan. Wala naman tulo na paakyat. Di ba? Tama? So, mga aaway kayo ngayon. Di ba? Pag nag-aaway kayo ngayon, ang love. Sige na, kayo na magsama ng sahig na ito. Ha? O, di ba? Kanya nang, dapat mo maintindihan, you adjust and you learn from the one you love. Na, teka muna, bakit mo siya aawayin doon? Dapat kilalanin mo siya. So next time, alam mo na, pag tumulo, hindi niya na kailangan sabihin, punas agad. Di ba? Punas agad. Huwag na yung, kasi mag-aaway pa kayo eh. Nag-a-adjust ka din, mahal mo yung tao. You disclose, and little by little, you keep on learning from that person. Kasi mahal mo. Nagkakanindihan, hindi yung aawayin mo dahil, hindi ganun. You adjust. Tama?
O kaya, minsan, saka mamadali mo, yung damit niya pinampunas mo. Wala nang gulo. Joke lang. Nabalik tayo. So, this is exactly, as you grow in love with Jesus and obey His words, the more you will get to know Him. Now, listen. Kaya sabi niya, kaya a new commandment I give to you, if you truly obey me, you follow me. Love one another as I've loved you. Listen, I did not command you to love others, your brethren, without first experiencing that same love. And sabi niya, by this all men will know that you are my disciples if you love one another. Hindi ito pagalingan, hindi ito nagdidebate, hindi yun eh. You are growing in love with one another, then people will know that we are followers of Jesus. So paano mapapractice yan? Sample lang. Can you really love everyone in this auditorium? Be honest. You can. Bakit mamaya lang magkikita kayo doon, hindi mo nga maaalala yung katabi mo eh. Mamaya nang, kaya nga ang context niyan, listen to this, kaya yung one another, how will you experience that one another? By being alone? You cannot be alone. How can you love yourself? Sabi niya, you love one another. Kaya sabi ng Bible, listen to this, kaya ganito in-apply ng mga Christians noon. So then those who had received His word were baptized. And that day, they were added about, how many? 3,000 souls. Wow! Kasi ang dami natin. About 3,000 souls. Mga ganito karami. Ang dami. And yet, they were continually devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Paano lang ginawa yan? 3,000 sila. How can they fellowship with one another? And sabi ng Lord, takbo tayo, day by day, continuing with one mind in the temple, breaking bread from house to house, they were taking their meals together with gladness and sincerity of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord was adding to their numbers day by day those who were being saved. Alam nyo, kung halimbawa, sabi niya, the temple and house to house, doon mo ma-experience yun. Up close and personal. To love a person, up close and personal, doon ma-challenge. Bakit? Kunyari, meron kayong konti, dala kayo ng pagkain, and you were eating with gladness kasi konti pa lang kayo, tama ba? And because of your excitement of the fellowship you have, nag-i-invite ka ngayon. Uy, sama kayo sa amin, ang saya-saya namin. Dumadami na kayo. Nung dumadami na kayo, hanggang sa dumami kayo, magsasabi niya, ito na yung challenge sa pag-ibig. Hindi na natin kilala yung mga dumarating. Ayoko na rito, lilipat na ako ng ibang group. Napansin niyo ba yan? Teka muna, matanong ko sa inyo, sino sa inyo nakasama na sa small group? Okay, sino yung wala pang small group? Huwag kayong mahiya. Pakita sa kamay, huwag kayong mahiya. Ayan, good. Kung wala kayong small group, hindi nyo maintindihan yung context na nangyari dito. Tama? In a small group, most of us, nagdadala ng mga pagkain. Hindi pa uwi, ah. Pagdating, nagdala-dala sila. Exchanging food. And most of the time, pinakamasarap nilang food, dinadala nila. And we were eating with gladness of heart. Ang problema lang, sa sobrang excitement, dahil nag-enjoy kayo learning from each other, growing together, you would really love to invite people. Dapat ganun na excitement sa mga groups, tama? So you would grow. The Lord will add numbers. Kaya nga, by the love, managbagug na excite yung iba, ang sarap ng samahan ninyo, ang sasaya ninyo, tsaka talagang, you are really so, parang authentic, walang pretensyo sa inyo. I really feel so loved. So, ito lang, for example, meron kaming Friday gathering, no? Tuwan-tuwa ako, meron akong inibitahan. Sabi niya, alam mo, Pastor, gusto ko sa grupo nyo. Ang saya, tsaka feel na feel ko, mahal na mahal ako. Sarap, no? Kaya lang, ito problema. Buti na lang house to house, eh. Bakit house to house? Kasi kapag pare-pareho ng bahay, kawawa yung may-ari ng bahay. Nakaalis na lahat, masaya-masaya siya, ang lungkot, naguhugas ang plato, nag-aayos ang kalat, ganyan. Kaya minsan, no, house to house, para everybody would experience yung difficulty, so everybody is learning to love. Okay ba yun? Nagkakadili tayo? Kaya ito yung sinasabi ng Diyos. Kaya nandun doon yung sincerity, nag-grow, habang dinadagdag ng tao, ng Diyos yung tao, you keep on growing also in love because you will keep on adjusting. Because the moment you say, ayoko na, hindi na ako nakaka-open up, then you are not acting in love anymore kasi you're focused on yourself. Kasi ang love, nakafocus eh. Tandaan nyo ha, ito ang love. Love is not expecting. Love is giving. Okay? Okay pa?
So, tuloy tayo. So, kaya sabi ng Lord, huwag kayong magsasawa. Kaya, let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Huwag kayong magsasawa. Not forsaking our own assembling together as is the habit of some, but encouraging one another and all the more as you see the day drawing near. So, sa dito pa lang, challenge ko sa inyo. To some people, they would say, ay, ayoko mag small group, wala akong time. You see, that's not acting in love. Bakit? Iniisip mo lang yung sarili mong time. Tama? You are not extending yourself to other people. Kasi you would begin to think, Lord, sige, for you. Ayan. Di ba naman, parang they don't care. Hindi naman, wala akong pakialam sa kanila, bahala sa buhay nila. No, no, no. Di ba naman, ayoko kasi pag-uusapan lang nila ako doon. Then you are no longer acting in love. You are self-protecting you. No? You're protecting yourself. Kaya pag ganun na yung mood mo, hindi ka na magla-love. Kasi love is making yourself vulnerable. Very challenging. Hindi nyo magagawa yon if you don't trust God. Nakakaintindihan? Hello? Kaya pag tinanong mo, bakit di ka nag-small group? Ayoko dun. I'm not yet ready to be open. Oh, naintindihan ko yun. Because you are not yet growing in love. You have to. You have to. Okay? Okay po? Huwag kayong maglala. Hindi pa yung preaching ko. Ano lang yan? Kwentuhan lang natin. Pero ito yung ating pag-usapan. So again, obey God's word and appointed authorities. Now, to give us a very good example on this, let's go to Numbers 13. Then the Lord spoke to Moses saying, listen to this. Sabi niya, Moses, sino nagbigay instruction? The Lord. Tama? The Lord was giving instruction. Ano pinagagawa ng Lord? Talo na tayo sa pinagawa ng Lord. So Moses sent them from the wilderness of Paran at the command of the Lord. All of them, men who were heads of the sons of Israel. Anong klaseng mga tao sila? They were the heads of each tribe. Sabi ng Lord, you sent them as spies. Ano yung spies? Sila yung titik-tik. Tanya. So when Moses sent them to spy out the land of Canaan, he said to them, go up there into the Negev, then go up into the hill country, see what the land is like, whether the people who live in it are strong and weak, whether they are few or many. So sabi niya, puntahan ninyo. Sabi niya, how is the land which they live? Is it good or bad? And how are the cities in which they live? Are they like open camps or with fortifications? Sabi niya, how is the land? Is it fat or lean? Are there trees in it or not? Make an effort then to get some of the fruit of the land. Now the time was a time of the first ripe grape. Tama-tama pa. Sabi niya, when you go there, that is a time for you. Tama-tama, that's a time for harvest. So sabi ng Lord, here is God telling them, ito kasi yung lupang ipinangako sa inyo. And God has been describing to them, bago pa yan pumunta mag-spy, that this would be a land flowing with milk and honey. This would be a beautiful land. Pero gusto rin i-excite ng Diyos ang mga taong ito. Parang sabi niya, puntahan ninyo, tiktikan ninyo, that you would know what kind of land is it. And at the same time, you can also know anong klaseng mga preparation ang gagawin niyo to capture the land. Nakakatindihan? Sino may instruction? Si God. Ang sabi niya, gusto ko malaman ninyo yung nangyayari doon at yung mga preparasyon na gagawin ninyo, hindi para magreklamo, kundi para mapaghandaan ninyo at mapag-usapan natin anong mga preparasyon ang gagawin natin. Nagkakandidihan tayo. Now, ilang araw? After 40 days, when they return, spying out the land, at the end of 40 days, ha? Ilang, gano'ng katagal? 40 days, more than 1 month, they stayed in a place, in other words, God provided for them, and they were kept safe. Ibig sabihin, 30 days ka nag-iikot-ikot doon, nag-ispiya, pwede kang mahuli, pwede kang mapatay, pero hindi pinahintulot ang Diyos yun. Tama? Ito ang problema. Pag uwi, nag-report. Thus they told and said, we went into the land where you sent us. And it certainly does flow with milk and honey. And this is its fruit. Nagdala pa sila ng sample. Now, imagine. You are in the desert, traveling in the wilderness, pumasok ka sa land, flowing with milk and honey. Pag maraming milk, ano ibig sabihin? Maraming gatas! Ano ibig sabihin? Maraming nanay! Nanay na hayop! Hindi naman kailangan nanay na batao yan. Di ba? Yung mga baka na nanay, yung mga tupa na nanay, yung mga nanay na kambing, wow, ang dami! Sa madaling salita, fertile ito! Di ba sabihin, boss, malusog yung mga hayop na ito because they can bear much, parang fruit. Di ba? Magandang lugar to. Kumbaga, umiinom to, kumakain to. Ibig sabihin, maram, sagana yung lupa. O, prutas pa.
Eh sabi niya, honey. Kung yung honey, sa intindi natin, sa initial understanding natin that coming from bees, ano yan? Maraming bulaklak. Tama? Pero itong honey na to is not only from bees, but also from date honey. Alam niyo yung dates, yung mga dates. Pero ang, bah! Ibig sabihin, kung lupang ilang yun, walang kapuno, eto ang daming puno. Ibig sabihin, maraming tubig. Masagana to. At naku, ang gandang lupa ito. Tama? So, excited. Ito pa nga yung prutas. Eh, hindi nalang pang prutas. Pag nakita ninyo, dalawang tao nagbubuhat para sa isang cluster lang na ubas. Saan ka nakakita nun? Dito ngayon, maubas natin, delete na eh. Diba? Ganyan lang, kayang-kaya. Yun, dalawang tao nagbubuhat, ha? Ubas pa lang. Wala na tayong makikitang ganun. Kasi ibang-iba na. Based on the second law of thermodynamics, hindi na kumapangit ang lupa. Nakakadilan tayo. Pero kung during that time, sa sobrang ganda pa ng lupa, wow, ang lalaki ng ubas. Ang tawag, ubas. Malaki. Naintindihan? Now, ang problema, dahil malalaki yung ubas, malalaki yung puno, malaki rin ang kumakain. Sabi nga, nevertheless, the people who live in the land are strong, and the cities are fortified, and very large, and moreover, we saw the descendants of Anak there. Naku po, hindi basta itong mga tao na to. Yung mga anak, para maintindihan ninyo, ang mga sukat ng taas nila, mga 7-footer, mga 8-footer, 9-footer, ang tatangkad, talagang malalaki. Eh, isip nyo, pangalan pa lang, anak ng mga anak. Malupit! Now, ito sabi niya, Amalek is living in the land of the Negev, the Hittites and the Jebusites and the Amorites in living in the hill country, and the Canaanites are living by the sea and by the side of the Jordan. So sabi niya, lahat ng sulok ng lupa na to may nakatira. At mga matitindi sila, they will protect themselves. At ano sabi niya? Then, but sabi ni Caleb, kasi napapansin niya na parang reklamo na yung dating eh. Sabi ni Caleb, quieted the people before Moses said, we should by all means go up and take possession for it. We will surely overcome it. Kasi sabi ni Caleb, ano ba kayo? Yung kinikwento na ninyo, parang negatibo na kayo eh. Sabi niya, hindi, dapat punta na natin. Kasi ang ganda-ganda ng lupa. No, tapos sabi niya, but the men who had gone up with him said, we are not able to go up against the people for they are too strong for us. Ano napansin niyo? Biglang, di natin kaya. Alam niyo, ang perspective ng tao, napaka-importante sa tagumpay. Listen to this. Merong pinapuntahong mama sa Africa. Gumagawa silang sapatos. Pagpunta ron, sabi ganun, tawag siya, sir, walang kinabukasan ng negosyo natin dito. Walang nagsasapatos. Lahat nakayapak. Mukhang tama naman, ano? Ang problema, pinadala sila rin iba ng mga work, iba na namang pinadala nila. Pagdating doon, sir, panalo tayo dito. Bakit? Walang nakasapatos. Marami tayong mabebentang sapatos. Napansin niya, pareho lang nakita nila. Pero iba ang kanilang tingin sa nakikita. Nakuha? O, tingnan niyo katabi niyo. Sir, tulog. Bakit ibang tono mo? Dapat, tulog! At least, makakapahinga siya. Hindi, dapat masaya ka, tama? Hindi, tulog. Ba't masama ang loob mo? Eh, tulog eh. Inggit ka, no? Nakuha niya, Xavier, yung perspective napaka-importante. Eto problema dito. Ang nakikita nila, yung laki ng problema, hindi na nakikita yung ganda ng lugar. Mga kapatid, kahit sa tubig, maraming tao titingin nila, ay kalahati na. Dapat, ay kalahati pa. Hindi yung kalahati. Napaka-importante kasi our eyes is affected by our faith. Ulitin ko. The way we look at things is affected by our faith. Hindi yan, hindi yung faith inaapekto na nakikita natin. Hindi. Yung nakikita natin, yung apektado yun dahil ng ating pananampalataya. Kaya itong problema ng mga taon to, they could not see God. They are seeing the problem. Caleb was seeing God. Now, paano ko nalaman? Let's continue. So they gave out to the sons of Israel a bad report of the land which they have spied out, saying, the land through which we have gone is spying it out is a land that devours its inhabitants. Wow! And all the people whom we saw in it are men of great size. Ano nangyari dito? These people who are looking in the eyes of man instead of God,
Ang problema, they created a mountain out of a molehill. Ang liit-liit lang ng bundok, ang ito lang, maliit lang na, pinalaki na lang ginawa ng bundok. Bakit? Kasi ang nakikita nila, yung sarili nila, hindi yung Diyos. Itong problema ng maraming tao, sasample lang kayo. Naalala niyo si David? Nakila niya si Goliath. Everybody was afraid of Goliath. Si David ang nakita niya. Sino tong dituli na to? Bakit niya iniinsulto ang hukbo ng Diyos? Yun ang nakita niya. Sabi niya, iniinsulto nila yung Diyos. Anong laki-laki ng Diyos? Iniinsulto nito. Everybody was afraid. Just 17 years old. Why? He was looking at God and not on Goliath. Yun ang problema ng marami sa atin. The reason why we cannot overcome and be victorious in life. We often see the problem. Hindi na siguro ako magbabago. Imposible ako magbago. Ako'y tao lamang. Ano ka ba? Diyos ang tingnan mo. He can change any one of us. Nagkakanilihan? Hindi yung problema ang tingnan. Tingnan mo si God. Kaya nga ho, ito po ang lagay nyo na sa utak ninyo. When God tells us to do something, oftentimes, it's a God moment time. Ano ibig sabihin? Kaya nga, imposible sa'yo eh. Kasi God moment yun. How would you know na si God ang kasama mo kung imposible? Kung posible, kaya mo yan. Kung imposible, kaya ni God yan. Nagkakatinihan po? Kaya nga, when we look at ourselves, parang, wow, imposible ako mabago. Thank God, imposible. Minsan, hindi na siguro magbabago ang asawa ko. Wala na siyang pag-asa. Pag-asa, wow, praise God, it's a God moment. Panginoon, it's your turn. Hindi ko na siya kaya. Pero kaya mo. I offer him to you. Malay mo kunin agad. Nakukuha niyo ibig sabihin? Walang imposible si God. Kaya kahit sa teacher, walang imposible sa teacher. Naalala ko, kahit sa pag-aaral, pagka-insudyante, ang bata ko, ang sama ng grade school, elementary, high school, sama. Nung naging college ako, naging Christian ako, ito ang problema. Sabi ko, Lord, gusto kitang i-honor. Sabi ng Lord, i-honor mo ang magulang mo. Lord, ang hirap naman. Hindi ko yata obra yun. I-honor mo ang magulang mo. So, paano? Pagbutihan mo pag-aaral mo. Lord, hindi po ako matalino eh. Mahirap po ako sa English. Hirap ako, hilak ako sa math. Ang hirap po, Lord, ang bilang ko lang sa math, magkano tubo, ganun lang eh. Kasi nagtitinda ako ng kung ano-ano eh. Nasabi ng Lord, tutulungan kita. And true enough, God helped me. Alam mo ba, there was a time, yung teacher ko, sa sobrang galing magturo, pag in-explain niya, lalong di mo naintindihan. Nakakita ka ganyan teacher? Pag in-explain niya, sa halin na ipaliwanag, dumidilim. Di sabi ng mga classmate ko, may scholarship na akong binigay. Sabi, mag-drop na tayo. Walang mangyayari sa atin dito. Hindi ako pwede mag-drop kasi pag nag-drop ako, mawawala yung scholarship ko. Bawal sa requirement ng school. Sabi niya, kaya hindi ako pwede mag-resign. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Hindi ko talaga maintindihan. Anong galing ng Diyos? Tinuruan ako. Sabi niya, mag-aral ka, sagutan mo lahat ng questions sa bulibro. Tapos kung hindi mo alam, magpaturo ka sa ibang teacher. Basta sagutan mo lahat. So tinry ko maintindihan. So naintindihan ko na. Pag nagpaliwanag ng teacher, wala akong naintindihan sa tinawag ng teacher. Pero napaliwanag, na alam ko na gawin. Alam nyo, sa awa ng Diyos, nung nagkaroon ng departmental exam, it's a God moment. Na perfect ko yung exam. Kakainis. Kakainis talaga. Alam mo bakit? It was a God moment. Minsan tayo, hindi nakakalimutan natin si God na kasama natin eh. Diba? Minsan, Lord, hindi ko na ito kaya, itong asawa ko, hindi ko na kaya. Ano ka ba? That's a God moment. Hindi mo kaya yan. But God can help you because His commandments are not burdensome. Because He Himself will give you the power to obey. It's a God moment. Akala nyo, nakikita nyo ako every Sunday nagpipreach. Akala nyo, napakadali magpreach. It's a God moment. Bago ako nagpastor, I was so introvert. I could not speak to public. I was afraid of public speaking. Alam niyo bakit? Yung tatay ko, nung hindi pa siya Christian, napaka-perfectionist. Pag nagsalita kami in public at nagkamali, boxer yun. Hindi ko nang alam kung saan nanggagaling yung kamay. Puk! Nangyari. Hilo na lang akong ganyan. Nasa puk na ako. Sabi niya, di ka na nahiya. Sa akin ka pa naman. Kung ano-ano pinagsasabi mo. Walang kakwenta. Alam niyo, sabi ko, wow. Kung mali-mali, multiplication, mali, naku, hahatakin yung patilya na ganyan. Alam nyo, grabe, pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Yung mga hinatak niya, matitibay, ha? Oo, hindi pa sa nalalaga sa'yo, dito na sana ako hinatak, eh. Kaso dito, eh. Wahala. Pero, sabi ko, God, grabe. Noong nagpastor ako, naku, sabi ko, iniisip-isip ko, sana, Lord, sana, buhay pa ang tatay ko, pa nakita niya ako.
Namatay kasi siya nung nagpastor ako eh. Sabi ng Lord, para hindi ka na niya makita. Kasi baka masapak ka pa eh. Pero alam nyo, kaya tuwing aakit ako, natatakot ako. Pero it's a time for God moments. Because if you look at God, the issue of this world becomes a shadow in the light of Him. Yun ang issue rito. Kaya look at them. They could not see God. They could, ang nakita nila yung problema. Tapos sabi nga, they are also, we saw the Nephilim, the sons of Anak are part of the Nephilim. And we become, look at the words, like grasshoppers. And in our own sight, so we were in their sight. Ha? Exaggerated ka naman. Hindi ka pala nakikita. How could you say that you were like grasshoppers to them? Hindi, ikaw na nag-create sa brain mo niyan. Minsan tayo nag-create sa brain natin na pinalalala natin yung sitwasyon. At ito malungkot. And then all the congregations lifted up their voices and cried. And the people wept that night. Can you imagine? They wasted their tears. They were crying for something that they failed to realize that God can solve. Marami tayo umiiyak sa assignment, umiiyak sa trabaho, umiiyak sa dami-dami ginagawa. Ano ka ba? Nakalimutan mo nga si God na kasama mo. Ba't ka umiiyak? And you've been wasting your tears. Instead of crying, why don't you bring them to the Lord? Kaya ito, iyak sila. Itong problema. When we are worried, nako, ang derog-derog-derog niyan, we will start to grumble. Kapag nagwa-worry tayo, ang nangyayari, nag-grumble na tayo, magre-reklamo tayo. And oftentimes, sinure-reklamohan natin, the leaders that God placed in us. Isip natin, sila ang istorbo sa mga palatuntunan natin. Sila ang istorbo sa kasiyahan natin. Sila ang istorbo sa tagumpay natin. So we will grumble against them. Kaya sabi ng Lord, and said to them, would that we had died in the land of Egypt, or would that we had died in this wilderness? Now look at what they failed to see. Sabi ng Lord, sana namatay na lang tayo sa Egypt. Sabi nila, wow, nakalimutan mo na ba yung iyong Egypt experience? Have you forgotten that it was God who delivered you from Egypt? Have you forgotten that God performed great miracles just for you to be let go by this Pharaoh who claimed to be God? Ano ba? Bakit nakalimutan mo yan? Sabi ng Lord. Tingnan niyo ha. Sabi niya, why is the Lord bringing us into this land to fall by the sword? Our wives and our little ones will become plunder. Would it not be better for us to return to Egypt? Ano si sabi niya? Sana balik lang tayo sa Egypt. Kaya iba, nung naging Christian, ba't ang dami kong problema mula nung sumunod ako sa Lord? Ang dami kong problema. Sana balik na lang ako sa dati ko. Relax ka lang. Friends, listen to this. Ang Christianity, hindi yan do's and don'ts. Ang Christianity, hindi yan reliyon. Nagagawin ko to para pagpalain ako ng Diyos. Now, listen to this. You need to understand that Christianity is the powerful deliverance of God from sin. When He delivered us from sin, it was by His grace, by His power, because no one else can save us. Listen to this. Hanggat hindi mo nakikita ang miracle ng Diyos, ang kaligtasan mo bilang maging Christian, hindi ka lagi kang matatakot sa mga problema mo sa buhay. Kaya ito, nakalimutan nila, miracle nga kayo na palabas sa Egypt eh. Tapos natatakot ka sa mga problema mo. Sabi, ano pa ang pagkakait ng Diyos? So listen to this. Kung Christian ka at alam mong niligtas tayo ng Diyos mula sa kasalanan na walang sino mang makapagliligtas sa atin kundi Diyos, then ano pa ang problema natin kung sa mga hinaharap natin pag araw-araw? Now listen, tingnan nyo, sabi ng Bible. It's like this. He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Ano? Kung binigay niya nga yung anak niya para miligtas ka, ano pang hindi niya pwedeng ibigay sa'yo? Okay ba yan? Kumbaga, sabi ng Lord, anak, binigyan na kita ng sapatos. Palagay mo ba, hindi kita bibigyan ng sintas? Lord, anak, binigyan na kita ng kotse. Alam nga namang hindi kita bigyan ng panggasolina. Nakuha ninyo? Binigyan ka ng kotse ng tatay mo, tapos gasolina, hindi kanya bibigyan. Kaloko naman yun. Parang sinasabi ng Diyos, anak, niligtas na kita. Ano pa pwedeng ipagkait ko sa iyo kung makatutulong sa iyo? Tama? Kaya hanggat hindi natin nakikita ang Kristyanismo ay isang himala na tanging Diyos lang makagagawa, hindi mo siya mapagtitiwalaan sa pang-araw-araw mong problema.
Hello? Nakuha niyo ba ako? Sabi niya, how can you believe eternity when you cannot believe God for your temporary needs? Ah, di ba? Yan ang Christianity. Kaya itong mga ito, nakalimutan nila yung Egypt, deliverance ng Diyos. Reklamo sila ng reklamo. Ano ba naman itong mga higanting sinasabi ninyo? Wala namang papala, hindi naman yung tatapat sa mga taga-Egypt. Kapangyarihan, ang kalaban nyo, si Pharaoh, slave ka lang. O, paano ka naman tatapat? Akawa natin? Hello? Kaya nga ho, ang pinangawakan ko na sa akin, kasi ako, mapagmura akong tao. Marikenyo po ako ha. Ang Marikenyo, normal lang ang magmura, bulaklak sa kalabian yon. Sa panalalita, pag nakakita ng kotse, yung kausap ko, damay nanay. Ang ganda ng kotse, ang nanay mo. Ganun kagad. Karugtong yon. And sabi ko, Lord, imposible na ako magbago nito. Hindi naman ako Christian pa nang pinupukpuk ko. Sir, trying hard to be religious eh. Pinupukpuk ko yung labi ko pag nagmumura ako. Anong nyari? Yan, maga. Di na nga lumiit eh. Pero alam mo, nung nakilala ko siya, sabi ni Jesus, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Habi ko, Lord, di ko po kaya. Kayo na po. It's God's moment. And alam niya, amazing si God. Biglang nawala yung mura ko. Ay ko, ang nyari? Hinamon ako sa suntukan. Sabi ganun, ano, alam ko ba? Ang paghihiganti ay hindi sa akin. Ito'y sa Diyos. Sabi nung kalabang ko, hoy, Padre Damaso, anong nyari sa'yo? Kalagang hindi siya makapaniwala eh. Kasi verse ang lumabas. Verse ang lumabas. Diyos na yun. Kung ako lang, baka bulaklak ang lalabas. Pero ang pinahintulot ng Diyos, mga binhi ng katotohanan. Nakakatindihan? God is able. God can do beyond. Kaya balik tayo. Nasabi ng Lord, so they said to one another, let us appoint a leader and return to Egypt. Can you imagine? They're beginning to rebel. From grumbling, from doubting, from fear, from doubting, then from grumbling, then from, ito na, rebelling. Alam nyo, gradual ang ano ng tao, ha? Gradual, ha? Hindi bigla, ha? Magre-rebel. Pag-rebel, sabi niya, hanap na tayo ng ibang leader. Hindi na naintindihan, if you obey God's word, eh, you have to obey your leaders. Kasi siya ang binigay na leader sa iyo eh. Tingnan mo sabi ng Bible. Every person is to be in subjection to the governing authorities. For there is no authority except from God. So lahat ng authority niya galing sa Diyos. And those which exist are established by God. Therefore, whoever resists authority as opposed to the ordinance of God, and they who have opposed will receive condemnation upon themselves. Sabi ng Lord, ano ka ba? Sumunod ka sa batas kasi bigay ng Diyos 'yan. Hindi yan pinilit lang sa sarili na o kaya naboto sila, hindi. It was established by God. Tama? Alam nyo, tayo, ako malaking kasalanan ko, especially in driving. Inatid ko anak ko sa Los Baños eh. And the Lord has been dealing with me and talking with me. Alam nyo, amazing kasi pag nagda-drive ako, I go beyond the speed limit. I want to go home early. Kasi isipin nyo, pagkatapos ng service ito, minsan aalis kami, right after, punta kami Los Baños. O kaya naman, 12 midnight, kahatid ko. Madali mag-drive. I really go beyond the speed limit. Kasi isip ko, wala namang manguhuli sa akin. Sabi, tsaka alam ko, pag tinira ko ng radar, iilagan ko lang na ganyan, mahihirapan na siya. O kaya may mga tulay, walang camera yan, tiyak. Walang tulay, walang camera yan. Imposible may camera. Yun ang nasa utak ko. Alam nyo, nung minsan, bigla lang ako napagano, no? Parang sinasabi ng Lord. Kasi isip ko, kakat yung truck, pero hindi naman pala. Pero alam mo, sinasabi ng Diyos sa akin, anak, wala man radar. Sabi natin meron, oh, hindi gumagana. Pero ang radar ko naka-on. Nakikita kita. Lord, pakipatay. Hindi, sabi ng Lord, anak, it is for your safety. I love you. Lord, gusto ko mauwi agad eh. Gusto mo, iuwi na kita. Diba? Nakuha niya yung sabihin. It's not, I want to give you parameters para hindi ka, no. I want to keep you safe. Kaya nga, nung huling hinatid namin, anak ko, asawa ko na pinag-drive ko eh. Kasi siya sumusunod sa batas, ako hindi. Sabi ko sa kanya, ikaw na mag-drive. Matutulog lang ako sandali. Kasi sa totoo lang, tukso pa rin sa akin. Dahil, nasanay akong tumakbo ng 160.
parang pagka 120, parang bagal. Parang idling lang. pero sa natatawa ako, pero masama yun. Guilty ako at ayaw ko nang ulitin. Promise. By God's grace. Nakukuha ninyo? That is exactly what God is telling us. If you believe in God, hindi ka kailangan bantayan. Di ba? Katulad ng ibang mga Christian, nakakatawa, gugutom sila, dadala ng pagkain sa loob. Di ba? Di nagdadala ng pagkain. Tapos kakain sila, pasikreto. Nakalagay naman daw, bawal kumain sa loob. Nakakatawa. Pasikreto na. Sabi mo, wala naman nakakita. Kita ka ni God. You're very unloving. Very disrespectful. Di ba? Eh kasi naman, napaka, hindi naman makatotohanan yan. Biro mo, gutom na gutom ka sa service, hindi ka kakain. Hindi naman sinabing huwag kang kumain. Kumain ka sa labas. May cafeteria. Di ba? Di ba? Hindi mo makailang itago dito. Nakuha ninyo? Kasi pag tinago mo rito, parang, tapos sinabihan ka pa ng usher, ma'am, bawal po. Titigil mo sa ma. Hindi. You rebel the authorities, you rebel against God. Nakuha ninyo? Yan ang sinasabi niya kasi, established by God. Alam niyo, itong maganda sa Christian, hindi natin kailangan mabantayan dahil meron tayong Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Akala ko, sabi ko, tuloy tayo. So then Moses and fell on their faces in the presence of all the assembly. Buti na lang itong mga leaders na to, instead of fighting, no, we are your leaders, no. They fell on their faces in the presence of God. Praise sila. Takbo sila sa Diyos. And they prayed for these people. And Joshua the son of Nun and Caleb the son of Jephunneh, of those who had spied out the land, tore their clothes. Sabi yung loob, parang wow, nakakaya to. Now, and they spoke to all the congregation, the sons of Israel, saying, the land which we passed through to spy out is an exceeding good land. Ano ba kayo? Ang ganda-ganda. If the Lord is pleased with us, then He will bring us into this land and give it to us, a land which flows with milk and honey. Caleb and Joshua, they were focusing on God. They were focusing on the blessing that God has in store for them instead of the problem. But ano nangyari? Only, look at the words, do not rebel against the Lord. Do not fear the people of the land. Now listen to this. Friends, rebelling against God will bring fear to the people. If we don't rebel and submit to God and obey God, we would not have fear of the people. Ulitin ko. Alam niyo kung bakit ang tao natatakot sa tao? Dahil hindi sila sumusunod sa Diyos. Tingnan niyo, if you are afraid of God, 100%, meron pa bang natitira para sa iba? Wala na. Kaya meron tayong 10% fear of men, 90% lang tagod mo sa Diyos. If you have 10% fear of the situation, hindi mo binigay yung 100% sa Diyos. Kaya nga, yun ang test sa amin ng Lord. Oh, anak, sharean mo yan. Yung mukha pa lang, Lord, malabo yan. Hindi tatanggap sa iyo yan. Ang tigas ng mukha, Lord. Wow. Minsan, nauuna yung takot natin sa tao eh. Hindi yung si Lord ang naiisip natin. Minsan, sabi mo sa katabi mo, nakatutulog eh, baka magalit eh. Hindi. Tingin ka kay God, kung talagang yun ang makatutulong sa kanya, gawin mo. Huwag yung matatakot ka. Minsan sa anak natin, natatakot tayo magsalita ng nararapat. Minsan gusto natin sabihin sa leaders natin, may problema. Ayaw natin sabihin. Kasi natatakot tayo. If we are not submitting ourselves to God, we will always fear men. Okay po ba yan? Nakakandin yan? Kasi kung alam mo kay God ka nakasubmit, wala kang dapat takot sa tao. Kasi if God is for us, who can be against us? Kaya listen to this. If God is against you, who can be with you? Kaya matatakot ka sa tao. Pero kung ang takot mo na sa Diyos, Lord, thank you. Walang magagawa ang tao. Yun ang sinasabi niya rito. Kaya do not fear them. Nasabi ng Lord, but for the, kaya nga sa Bible, ang mga cowards kasama sa impyerno. Napansin niyo ba yun? Kasi most of the time, the coward people are the unbelieving people. The unbelieving people are the abominable before God. You know why? They will kill people. Kaya ito nangyari sa kanila. Tinignan. But the congregation said that, stone them with stones. Tignan nyo? Sa takot nila to die, they are willing to kill. Kasi ganoon naman tao, kaya yung mga pumapatay, hindi matatapang yan, mga duwag yan. Kaya nga sila nauuna ng pumatay eh. Kasi natatakot sila ang mapatay. Kaya yun ang idea. Then the glory of the Lord appeared. Buti na lang, pinoteksyon na ng Diyos yung mga leaders. Now, and the Lord said to Moses, how long will these people spurn me? Kasi yung to doubt God,
You are insulting God. Kasi sabi niya, hanggang kailan lang ako insultuhin? How long will they not believe in me? Despite all the signs which I perform in their midst. Hindi ba na nakikita? I've been feeding them with manna every day. I've been feeding them with quail every day. I've been guiding you with clouds during the day and with fire during the night. Ano, hindi mo nakikita yun? I provided you water. Ilan nga kayo? 600,000 on foot? Can you imagine? So, anong logistics niyan? But I provided for you. And yet you could not believe me that I can give you this land? Yun ang issue. Kaya ang lungkot. Kasi sabi ng Lord, ang di pagsunod sa Diyos. Listen to this. Ang di pagsunod sa Diyos will be translated in not following authorities. At hindi pagsunod, pag-iinsulto sa Diyos. Hello? Andiyan pa kayo? Ulitin natin. Ang hindi pagsunod sa Diyos ay pag-iinsulto sa Diyos. Okay po? So the Lord said, I have pardoned them according to your word, praise God, that the leaders intercede for them. Kasi gusto na sirain ng Diyos eh. Sisirain na sila lahat. And sabi niya, but indeed as I live, all the earth will be filled with the glory of the Lord. And sabi niya, surely all the men who have seen my glory and my signs which I perform in Egypt and in the wilderness, yet have put me to the test this 10 times, and I have not listened to my voice. Say to them, as I live, says the Lord, just as you have spoken in my hearing, so I will surely do to you. Sabi kasi nila, mabuti pang mamatay na lang kami sa wilderness. Okay, yun ang gusto nyo? I will give it to you. Yun ang nakakatakot. Naririnig ng Diyos yung mga pinagsasabi natin. Pero ang ganda naman, alam din ni Lord yung mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya tinan niya, ang sabi niya, your corpses will fall in this wilderness, even all your numbered men, according to your complete number from 20 years old and upward, who have grumbled against me. Surely you shall not come into the land in which I swore to settle you. Look at the words, except Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. In other words, eto si God, alam niya yung mga nagtitiwala sa Kanya, pero alam niya rin yung mga hindi. Okay po? And sabi niya, Lord, tuloy natin, your children, however, whom you said would become a prey, I will bring them in. Sabi mo, sila papapasukin ko, kayo hindi. And they will know the land which you have rejected. Sabi niya, but as for you, your corpse will fall in this wilderness. And listen to this, your son will be shepherds for 40 years in the wilderness, and they will suffer for your unfaithfulness until your corpse lie in the wilderness. Ito malungkot. Yes, makakapasok sila, but they will be experiencing collateral damage. Sila yung collateral damage. Kaya alam niyo, pag di tayo sumunod sa Diyos, may damay pa rin. Nadadamay bang tao? And 34, according to the number of days which you spied out the land, 40 days for every day you shall bear your guilt a year. Even 40 years, and you will know my opposition. Now listen, I, the Lord, have spoken. Surely, this I will do to all this evil congregation who are gathered together against me, and in this wilderness shall be destroyed, and there they will die. Wow! Ano siya sabi ng Diyos? God, sabi ni God ganito, anak, whatever I say, I will do. No one can stop him. No one can change his plan. Whatever he says, he will do. Now, listen. Kung gagawin ang lahat na sasabihin niya, anong gagawin mo? Okay, tuturuan ko kayo ha, para hindi natin magawa yung same mistake. Alam niyo ba ang pinagagawa ng mga taga-Israelites? Nung nag-iyak na sila, sinabi na ng Lord dito, ang ginawa nila, hindi, lalaban na kami. Sabi Lord, hindi na kayo pwedeng lumaban, hindi ko yung sasamahan. Abay, lumuso pa rin sila. Maraming nag-suffer sa kanila. Kasi ang tigas sa ulo nila eh. Sinabi ng Lord, hindi ko na kayo sasamahan. Sinabi ko na. Now, listen to this. Bibigyan ko kayo ng action points para hindi nyo makalimutan. Remember the word KFC. 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 Alam nyo bakit KFC? Natuwa ako sa KFC. Maraming tao, they have their core values. Hindi ko alam kung naipapasa nila kapag nagkaroon sila ng franchise. Alam nyo ba number one core values ng KFC? Prayerfulness. Nagulat kayo lahat, no? Hindi ko alam. Hindi ko man hinuhusgahan yung KFC dito, ha? Hindi ko alam. Kasi nagulat lang ako na prayerfulness ang number one kanilang core values na pinapasa nila all over the place. Kaya lang, to so many people, pag lumipas ng panahon, nakalimutan nila yung core values nila. Okay. Now, kaya kinamit ko yung KFC. What is this KFC all about? Ito yung action point natin. If we want to obey the word of God, know God through the Bible. Listen to this. Pakasay mo. Know God through the Bible. In other words, pag nagbasa ka ng Bible, don't just read para lang magkaroon ka ng kaalaman. Hindi ganon. Kaya iba sa inyo, hindi kayo na-excite pagbasa ng Bible. Kaya iba sa atin, hindi na-excite magbasa ng Bible kasi nagbabasa lang tayo para matapos. Wag!
When you read the Bible, know God. Kilalaanin mo si God. Anong, kasi itong mga Israelites ito, after seeing all the miracles of God, hindi laki nilala si God. Kaya hindi sila sumusunod kay God. Kasi kung kilala mo si God, walang sinabi ang mga kalaban. Kaya ang sabi ng Lord, all scripture is inspired by God. In other words, God breathed. Siya ang naghininga nito, siya nagsalita nito. Kaya by hearing Him speak, you would know Him. You would know His heart. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Tama? You would know God's heart. And profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So anong dapat mong gawin? Can I trust the Bible? Yes! Alam mo bakit? Tingnan niyo yung word. Historical evidence. Can you imagine? Saan ka nakakita ng aklat? Bago pa nila madiscovering may Hittites. Sabi nila, walang Hittites! Walang Hittites! Sabi ng Lord, meron. Kaya nabasa mo na doon si Hittites. Pero sabi, noong 1900s, archaeologists digging in Turkey. Kailan pa? 1900s, after 2000, after 4,000 years later, na-discover nila, may Hittites nga. Sabi niya, yung another thing, sabi na walang David. Walang kalokohan yan. Kasi ang Bible, nag-google ka, kaya historically, ano yan, parang you can ground it. Alam niyo bakit? They mention names, they mention places. Sabi na, walang David. Kalokohan David. Nung hinukay nila, again, in 1990s, na-discover nila, merong David of Israel, yung House of David of Israel. Hindi, ang dami lang na-discover. At magugulat kayo, hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, pero you can attend ano yung ating mga tinatawag na apologetics. Now, internal evidence, saan ka nakakita? Written from about 1,500 years span, different authors, different walks of life, isa lang sinasabi, consistently, from Genesis to Revelation, that you can only be saved through Jesus Christ. Consistent! Dito ho, mag-invite lang tayo, apat na tao, mga babae. Sabihin mo lang, how to submit to your husband. Yun lang ang topic. Titiyakin ko kayo, iba-ibang mga lalabas. Nakakita na kayo ng D group? Di ba pa nagke-question? Iba-iba mga sagot? Napansin nyo? Isa lang panahon yan. Doon nyo maintindihan na imposibleng mangyari to, and yet it happened. And finally, supernatural evidence. Kaya his. Bakit? Isipin nyo yung Bible, tingnan nyo effect. Ang daming na bagong buhay because they obeyed the Bible. Okay, listen to this. We are not worshiping the Bible. We are worshiping the God of the Bible. Okay, we need to know the Bible. We need to know God through the Bible. Hindi yung translation. Iba kasi sobra. Kailangan King James lang. Come on. Kung hindi mo maintindihan, wag. Ang dami nang namatay na batang ganyan. Nagkumuha sila ng reseta ng doktor, hindi nila naintindihan. Kumuha ng gamot, hindi nila naintindihan. Hindi binasa, hindi nila naintindihan. Yung dosage, sobra-sobra. Patay yung bata. Hindi ganun. Kaya nga dapat, kailangan mong intindihin. Kaya hindi ko sinasabing masama yung King James. Hindi ko sinasabi yun. Ang sinasabi ko, hindi natin winoworship yung translation. Ang winoworship natin yung Diyos doon sa Bible. Okay ba yan? Kaya humanap kayo ng Bible, maintindihan ninyo. Ngayon kung nalilito kayo, di humanap pa ibang translation, tingnan ninyo, compare. Wala lang problema yun eh. Kaya nga meron tayong Bible study. Kaya sabi ng Lord, tingnan nyo ha, ano yung Bible? Philip found Nathanael and said to him, we have found him whom Moses in the law and also the prophets wrote, Jesus of Nazareth. Ibig sabihin, when you read the Bible, you read about Jesus. You read about God. Bakit si Jesus? Because no one has seen God at any time. The only begotten God who is in the bosom of the Father. He has explained Him. Jesus exegeted God. Jesus explained God. You want to understand God? Read about Jesus, then you will know. Nagkakandidihan tayo? Kaya sabi ng Lord, oh, but grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. So when you read the Bible, grow in the knowledge of Jesus. Tama? Grow in the knowledge of God. Now, ang sumunod, letter F, follow God's word by faith. Kasi pag may sinabi ang Diyos ang ano, instruction, you have to take it by faith. Na, ito, amazing. Alam nyo bang, pag bumibili ka ng toothpaste, minsan sabi mo, pabiling Colgate, kahit ang binibili mo ay close up. Napansin nyo ba yun? Alam nyo bakit umabot sa ganyan? Because the guy who started Colgate trusted the word of God. Sabi sa kanya, one day, William, you will become a great soap maker. But I will just tell you this, you follow the word of God. Every dollar that you receive, you give 10 cents to the Lord.
Alam nyo, eventually, sa sobrang pinagpala siya ng Diyos, he gives 100% to the Lord. Kaya nga, been less ni God si William Colgate because he trusted the Lord. He walked talagang by faith. Kaya nga, exciting ang Christianity. Journey. Now, how will you build up your faith? Learn to hear God's word. So then, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Ang balat natin, nahirapan kayo magbasa? Meron na tayo ngayon audio Bible. Makinig tayo. Pag nagpipreach sa ganyan, makinig tayo. Kaya lang, problema, 95% of what we hear, nakakalimutan na natin. O, anong preaching last Sunday? Ah, tingin nyo, nakalimutan nyo na? Hindi ko nga alam eh. Hindi. Be patient. God is at work. Tama? Kasi yun na maalala. Now, not only just hear God's word, you read. Kasi sabi naman, happy is the one who reads the word of God's message. Alam niyo ba na sinabi yan? Revelation. Sobrang persecuted ang mga Christians. And then sabi niya, you want to be happy in the midst of persecution? Read God's message. Amazing. Now, hindi mo lang magbabasa. Study. After you hear, aralin mo. Totoo ba yan? Oh, ilan sa atin na nag-study? Alam niyo hindi niyo ginagawa? Hindi nyo nga sinusulat yung verses eh. Ilan lang ang sumusulat. Yung iba, pinipicturan. Pero hindi na rin binabalikan. Alam ko yan, ginagawa ko din yan eh. Kaya, but if we are serious, you study. Sabi yan, they accepted the message eagerly and study the scripture every day. Ganon. Now, not only study, memorize. Memorize. I have hidden your word in my heart that I may not sin against you. Napansin niyo ba si Jesus? Tinutokso ni Satan? Ano sagot niya? It is written. It is written. Memorize niya. Kaya minsan pag tinutokso tayo, hindi natin alam sa sagot eh. Basta alam ko, sabi ni Lord, ganito. Sabi ni Satan. Si Satan, memorize yung Bible. Gagamitan ka din. Nagkakandinihan? Now, hindi lang memorize, you meditate. You meditate. Ano ibig sabihin ng meditate? Yung ba yung parang, hindi ganun. Ang meditate, you focus on the word, you think on how to apply it. Pinag-iisipan mo. Kaya nga, they love the Lord's teaching and they think about those teachings day and night. Yun ang meditation. Kasi sabi ng Bible, meditate on the word day and night so you may be careful. Para maingat mong gawin everything written in it. Then you will be prosperous and successful. And finally, commit to obey God's word. Akala ko ba follow by faith? Ang ganito yan, sometimes we follow. Pagkatapos pag ayaw na, pag hindi na maganda, ayaw na. No, once you say commit, patay o hindi, tuloy ang pagsunod. Nakuha? Kaya sabi ng Bible, do not fool yourself by just listening to the word. Instead, put it into practice. Minsan kasi gusto ng tao, ani agad eh. Hindi, minsan, have to follow and let God fulfill His promise. Kaya sabi ng Bible, alam nyo ba, I know your deeds, that you're neither cold or hot. I wish you were cold or hot. Ano ibig sabihin yan? So, because you are lukewarm, neither hot or cold, I will spit you out of my mouth. Alam nyo ba yung salitang spit? Vomit. Can you imagine a supernatural God, super powerful, will vomit? Bakit siya susuka? Nasusuka siya sa mga taong hindi man lang mainit at hindi rin din malamig. Ano ibig sabihin nun? Ito yon, para maintindihan natin. Those whom I love, I reprove and discipline. Therefore, be zealous and repent. In other words, wala man lang apoy sa puso when it comes to God's word. Kaya, malamig, maligamgam sila. Isusuka ko sila. Yan ang sinasabi ng Diyos. So, ano sinasabi ng Lord? If you are so in love with God, sino dito na in love na? Wow. Kawawa yung mga di nagtatasang kamay. Di nakaranas ma-in love. Napansin niyo ba pag nag-in love kayo, you take a picture of a person about his likes and dislikes? Tama? That is exactly what it means to be zealous. You're always thinking about God and you're thinking about His likes and dislikes. And kaya sabi ng Lord, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? If you really, are you really hot for me? Sabi niya, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and will dine with him and he with me. Ano siya sabi niya? Lord, let's always talk. I want to know you more. I want to know you more. Okay, finally, friends, let me repeat. Know God through the Bible. Follow God's word by faith. Commit to obey God's word. Pakisabi nga ulit. Know God through the Bible. Follow God's word by faith. Commit to obey God's word. Now, listen to this. Gusto ko maalala nyo to. At kung pwede, i-tweet ninyo. At ilagay nyo sa Facebook. Obey God's word. And you will have a better world. Ulitin ko ha. Pakisabi kasama ko. Obey God's word and you will have
a better world. Now, gusto yung Tagalog? Sumunod pag Diyos ang nagsalita, tiyak, di ka maubusan ng magandang balita. Okay po? Sunod pag Diyos ang nagsalita, tiyak, di ka maubusan ng magandang balita. Friends, if you love Jesus, you will keep His commandments. Tayo pong lahat ay umuko sandali at pumikit. You ask yourself, do you really love Jesus? If you truly love Jesus, you will obey His words. You will keep on wanting to know Him through the Bible. You will always follow Him by faith. You will be excited to hear Him speak. You will be excited to read His love letters. You would be excited to study every word He writes. You would memorize His words. You would always think about it, on how to put it into practice. You don't want it to be forgotten. And you will surely commit yourself to obey, whether you live or die. Yung bang kahit anong mangyari, susunod ka. Hindi dahil may pakinabang ka, ngunit dahil sa mahal mo si Jesus, patay kong patay, buhay kong buhay, you will obey His word because you love Him. Kapatid, do you love Jesus? Do you really want to love Him? Alam mo, you will never appreciate obeying God's word if you will not be in love with Jesus. Do you really love Him? Friends, if you want to love Him and you really want to declare that you love Jesus, hindi kailangan ng pakiramdam. Ang kailangan mo, know Him through the Bible, follow Him by faith, and commit to obey His word. Kung yan ang puso mo, itaas mo kamay mo sa Panginoon Jesus. Sabi mo, Panginoon, I love you. I want to know you. I want to follow you, and I want to commit to obey you. Yes, kakausap ka ng Diyos. It's between you and the Lord. You may have been a Christian for so long, but you want to commit to the Lord. Lord, for the rest of my life, I want to fully obey you, just like Caleb, just like Joshua. I want to know you more through your words. Yes, pakita sa kamay mo. Be humble to the Lord. Be humble. It's between you and the God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hindi ko tinatanong kung Christian ka na. Tinatanong ko, do you love Jesus? If you love Jesus, then, Lord, I want to commit, Father God, to know you, to follow you, and to obey you. Thank you, Jesus. Lord, thank you for all these hands that are raised. Lord, we raise our hands because we acknowledge that we cannot do anything apart from you. Kinikilala namin hindi namin kaya kung wala kayo. We need your grace. Lord, we need your power. For we know that your commandments are not burdensome because you will provide us the power to do it. So Lord, please reveal yourself to us whenever we read your word. Whenever we read the Bible, reveal yourself to us. Because unless you reveal, O God, we will never know you. Lord, help us to follow you by your grace, by your strength, and allow us to be committed to obey you no matter what. And thank you, Jesus, that as we obey your word, we will have a better world. Thank you, Lord, na kapag kayo ang nagsalita at sumunod kami, tiyak, hindi kami mawawalan ng magandang balita. Thank you, Lord. Panginoon, salamat po. Pagpalain yung mga tao ninyo, pagpalain yung iglesia nito, that we may all live according to your core values, which is love. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless all of you. Connect with CCF through the following websites. Jumpstart your spiritual journey by joining a small group. We are so blessed you were able to join us today. God bless and see you next time.